Nakataas ang flash flood warning sa mga bahagi ng Guam dahil sa bagyong Mawar. Yung kahapon po, from 185 naging 175 kph, so considered po ito as a typhoon. Pero kaninang madaling araw po ay lumakas muli ito into a super typhoon, bumalik muli sa 185 kilometers per hour. And in the coming days po, inaasahan. Pilipinas, humanda na. Sapagkat may mangyayari na dilubyo sa Pilipinas mula Mayo 26 hanggang Mayo 30. At ito ang magyuyugyug sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Siya nga pala mga kaibigan, kung nais niyong mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Natural sa Pilipinas na tayo ay tahakin ng malalakas na mga dilubyo, mga baha, lindol, at ang pinakamadalas na nangyayari sa atin ay ang pagtahak ng mga malalakas na bagyo ang ating bansa. Naaalala ko pa, hindi tayo nakaranas ng ilang mga malalakas na mga bagyo noong nakaraang taon dahil medyo mas malamig ang panahon noong nakaraang taon kaysa sa ating panahon ngayon. At kadalasan, ang malalakas na mga bagyo ay dumarating mula Setyembre hanggang Disyembre. At first time na mangyari ulit na magkaroon ng bagyo sa kalagitnaan ng mainit na panahon ng summer. At kapansin-pansin, ang 2023 ay isa sa mga pinakamainit na panahon sa kasaysayan ng mundo dahil na rin sa pagbabago ng ating temperatura na naglilid sa pagpasok ng El Niño. At kapansin-pansin mga kaibigan, sanay na ang Pilipinas na tayo ay bagyuhin. Ngunit kadalasan ay wala tayong nararanasan na bagyo, ay dito namang humihina ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At napapansin ko rin na pag mayroong dilubyo o pangyayari sa ating bansa, ay dito tayo kumakapit ng husto sa ating Panginoong Diyos. At isang pangyayari ang mangyayari sa ating bansa mula Mayo 26 hanggang Mayo 30 dahil ito ang pagpasok ng super typhoon na Mawar. Si Mawar ay isang super typhoon na maaring pumasok sa Pilipinas ngayong weekends. Ayon na rin sa balita ng Inquirer.net. Ikapatito, ito ay isang tropical cyclone na mag-expect na papasok sa Philippine Area of Responsibility na lalong lalakas at makakategorize na super typhoon. Ito rin ay ayon sa PAGASA o Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration na mataan ang bagyong Mawar sa 2,285 kilometers sa hilaga ng Visayas at ine-expect na ito ay papasok sa ating bansa Biyernes, May 26, 2023. At bago natin pag-usapan kung gaano ba kalakas si Mawar, ito ang mga kategori ng tropical cyclone sa ating bansa. Pag sinasabing tropical depression, ang lakas ng hangin nito ay umaabot ng 33 to 61 kilometers per hour, habang ang tropical storm ay umaabot ng 34 to 88 kilometers per hour, habang ang severe tropical storm ay umaabot ng 48 hanggang sa 117 kilometers per hour. Ngunit pag ito ay typhoon level na, ito ay umaabot mula 64 hanggang 184 kilometers per hour. At ang super typhoon ay umaabot ng mahigit 100 at higit pang 185 kilometers per hour. At kapansin-pansin na pag ang bagyo ay malayo pa sa Philippine Area of Responsibility, ay kapansin-pansin na ito ay palakas ng palakas dahil na rin sa ihip ng mainit na hangin ng habagat. Nabubuo kasi
Ang bagyo, pag ang mainit na hangin at ang malamig na hangin ay nagsalip puwersa, ay magkakreate ito ng cyclone. At kung mas mainit ang panahon, mas malaki at mas malakas ang hangin na pwedeng idulot ito. At dahil El Nino ngayon mga kaibigan, mainit ang panahon, malamang sa malamang, ang ating bansa ay makakaranas ng hindi lamang isa kundi marami pang super typhoons ngayong taon. At ito ang unang super typhoon na mararanasan ng ating bansa at papangalanan ang super typhoon na ito na Betty. At ayon pa sa international news, napakalakas na ni Mawar na umaabot na ito ng 249 kilometers per hour. E malayo pa ito sa ating bansa. At malamang sa malamang, pag ito ay umaabot ng Pilipinas, ay ang pinakamahina na signal number natin ay signal number 4. Ngunit sa aking opinion ay hindi lamang signal number 4 ito, sapagkat ito ay tutungo sa signal number 5, na kung saan ito ang pinakadilubyo na bagyo na mararanasan ng bansang Pilipinas. At kaya naman, mga kaibigan, ihanda natin ang ating mga sarili sa papalapit na malakas na bagyo. Dahil sakop nito, hindi lamang ang Luzon, kundi pati na rin ang Visayas at Mindanao na magdudulot ng malakas na hangin at malakas na ulan sa maraming parte sa ating bansa. Ngunit habang ito pa ay malayo, nais ng ating Panginoon na tayo ay kumapit sa Kanya. Dahil wala tayong ibang kakapitan, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. At kung maaari mga kaibigan, ipanalangin natin na nawa ay hindi maglandfall itong si Mawar sa ating bansa. Dahil kung maglalandfall ito, marami ang mapipinsalang mga ari-arian ng ating mga kababayan. At may mga mapipinsalang buhay pag ito ay naglandfall. Kaya ipanalangin natin na nawa ito ay lumihis sa ating bansa. Ngunit kung ating mapapansin, kaibigan, ito na ang panahon na tayo ay kumapit ng mas mahigpit sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil ang ating mundo ay hindi na nagiging mas ligtas. At ang ating panahon ay ang panahon na upang tayo ay tumalikod sa ating mga kasalanan at harapin ang katotohanan na hindi tayo magiging ligtas kung hindi tayo kakapit sa ating Panginoong Jesucristo. Salmo 28 verse 7. Ang Panginoon ay aking kalakasan at aking kalasag. Ang aking puso ay tumiwala sa Kanya at ako'y nasakluluhan. Kaya't ang aking puso ay nagagalak na mainam at aking pupurihin siya ng aking awit. Kaibigan, nawa ang ating puso ay maging panatag na kahit na magkaroon ng mga bagyo sa buhay, ay tayo ay nagagalak sapagkat tayo ay nasa piling ng ating Panginoong Diyos. Aanhin natin ang matiwasay na buhay. Kung wala ang ating Panginoong Hesus, ay ito'y magiging peligro. Pero kahit na tayo ay nakakaranas ng malalakas na mga bagyo ng buhay, basta tayo ay nakakapit sa ating Panginoon, magiging payapa ang ating kalooban. Ang tanong ay, nais mo ba na magkaroon ng kapayapaan? Hilingin mo si Kristo na manatili sa puso mo. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga pangirihan naming Diyos, Panginoon, kami po ay nahaharap sa isang problema dahil tatahakin ng aming bansa ng isa sa pinakamalakas na bagyo ngayong taon. Tulungan kami, Panginoon, na may handa ng aming mga sarili. Higit sa lahat, bigyan kami ng panatag na loob na kami po'y mananampalataya na hindi niyo kami papabayaan. Tulungan kami, Panginoon, na magkaroon ng mas malapit na pananampalataya sa inyo. At kung maaari, Panginoon, ninanais po namin na hilingin sa iyo na ilihis mo ang daan ng malakas na bagyong ito palayo sa aming bansa. At salamat, Panginoon, sa inyong walang sawang pag-alaga sa amin. At mula ngayon, ipinapasakop po namin ang aming buong puso sa inyo at bigyan kami ng payapa at panatag na kaisipan at kalooban. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala
sa pangalan ni Jesus. Amen.